Hello guys, mag OFW interview tayo guys. Kasi itong mga kasama ko dito ngayon sa airport ng Madina papuntang Jeddah, mga finish contract na kami. Pero may nag-iisang lalaki kami dito kasama guys, oh. Si Kuya. Tapos kanina nung nakausap po siya bago kami napunta dito, may hinahanap sa kanya. Tapos nakaalis na yung employer niya. Tapos wala siyang number na pang tawag doon sa employer niya. Nag-alala siya. Tanungin natin guys kung bakit, ano ang hinahanap sa kanya. Kuya, anong hinahanap? Bago ang lahat, Kuya, anong pangalan mo, Kuya? Orly. Full name ko, Orlando. Taga saan ka, Kuya? Isabela. Taga Isabela si Kuya, guys. Anong trabaho mo dito sa Saudi, Kuya? Machine operator. Machine operator siya, guys. So, uuwi na siya ngayon. Kanina, pagpunta mo dito sa airport, Kuya, anong hinahanap sa'yo? Nahanapan raw ako ng ng medical certification ng for COVID-19. Then, sabi ko, wala naman akong ganun. Wala naman sinabi sa akin ng employer ko. Hinahanapan siya guys ng medical certificate. Kinabahan ako. Kinabahan siya. Halos mapaluha na nga. Ba makawa ako kanina. Halos mapaluha na siya guys. Pero buti na lang. nakalusot pala. Hindi pala. Naranasan ko ng ilang buwan dito. Tapos di pa ako pauwi. Tapos bigla pang umalis yung employer. Bakit bakit hirap employer. Naranasan mo dito? Wala, tatlong buwan akong kulang. Walang sahod? Wala akong trabaho. Ay, no sahod. No work, no pay nung nag-lockdown? Tinanggal ako sa trabaho. Ay! Isa pala si Kuya guys sa no work, no pay dito sa Saudi. Ngayon, uwi na siya kasi anong gagawin dito? Siyempre. So, Maranas ng pamalimos. Oh, grabe naman. Tubo yan, Kuya? Oo, ganun talaga. Bakit yung saan yung mga kasama mo? Hindi na sila naiwan, nagtiis. Bakit hindi pa sila makauwi? Hindi naman. Hindi sila bilhan ng ticket? Para sa pamilya nila. Kasi ang nangyari sa akin kasi nagkaroon ako ng ramdaman. Masyupir siya, nakakauwi. Tapos nangyari, nagpamilikal ako, fit to work. Gusto kong bumalik sa trabaho. Ayaw na ng employer. Kaya sa loob ng kulang-kulang tatlong buwan na naranasan ko, nandun yung press na minsan napapaisip na kung ano bang nagagawa, gagawin ko sa sarili ko minsan. Napaisip ko na tutilin ko. Gusto ko rin ako sa'yo. Siyempre, naisip ko pamilya ko. Tapos sino nag-support sa'yo ng pagkain habang hinihintay? Pinadalan ako ng sa Pinas, galing sa Pinas? Pinas. Oh, pinadalan ako ng pera. Kaya yung pinsan ko nagpadala dito ng nasa dama. Ano pala yung experience mo dito sa Saudi? Bumaliktad, imbes na ikaw ang magpadala ng pera, nagkasakit ka, ikaw ang pinapadala ng pera papunta ng Saudi. Pero hindi makatulog. Iyak, ganun talaga. Halos gani, umiyak na dito eh. Charge ng experience na lang pa. Ang mulot ng boss, hindi ko pinapakita sa mga kasama ko. Baka, yung basura? Siyempre, hindi rin nilunok ko na lang yung pride ko kasi nilihim ko, sinabi ko lang sa pamilya ko. Kasi ayaw kong malaman nila dito, baka sabi nila, ayaw kong malaman nila yung sitwasyon ko. Hanggat sa nalaman nga nila, pero ayun, doon pa lang nila ako inaksyonan na binigla ng ticket kasi mahal doon ng ticket. Sino nagbili ng ticket? Employer mo? Employer ko naman sa awan ng Diyos, pero kung walang nagasikaso sa akin ng tumulong. Yung pamilya mo nagsumbong sa uwa, humingi ng tulong. Na makauwi ka. Tulong-tulong na rin lahat. Ang pamilya ko. Tapos yung sa dito, tumulong dito na advocates ko. Alam mo ba yung cellphone ko? Tapos nangyari, tinulungan nila ako. Pinalo up sa kuno, sa embassy. Ayun, nakakawa rin ako sa manager ko. Ay, ako wala. Kasi nga, hirap na hirap ako makatulog. Ng asawa niya. Dapat nga nung nakaraan, sarado kasi yung Jeddah. Ang polo Jeddah ng parang ano ba yun, ng aid na cancel. Dapat doon nakauwi na ako. Ilang beses ako pinadalan dito para lang may makakain ako. So alam nila yung sitwasyon ko. Nagbayaran din yung video ko noon. Kinos ko sa social media. Pero wala pa din nangyari. Siyempre sa gawa ng pandemic ang tindihan ko. Pero may plano ng Diyos pati nangyari ito. Pero pasalamat ka din kasi ngayon pauwi ka na ng Pilipinas. Buhay ako. Lumaban pa rin ako para sa pamilya. Laban lang. Di mahalaga laban sa akin yung pera. Para sa akin kasi dito sa kalupaan walang kwenta ang pera. Pansamantala lang lahat. Ano lang yan, na proyekto lang ng Diyos yan.
yung katawan natin para sa kanya. Kaluluwa natin para sa kanya. Yung para sa binibless ka din ni God na makauwi ka, kuya. Salamat sa lahat ng tumulong. Salamat sa mga tumulong kay kuya at saka alam niyo na guys kung sino ang mga tumulong kay kuya, makikita niyo. Nagpapasalamat si kuya sa mga tumulong sa kanya, sa mga relatives niya na nagpapadala ng pera dito sa Saudi habang lumalaban siya sa pagsubok ng kanyang buhay. So maraming salamat daw guys kung sino kayo makakilala kay kuya na nagbibigay ng tulong sa kanya. Maraming salamat, sabi ni kuya. Ayan si kuya. Bless siya ni God kasi pauwi na siya ngayon kasama namin. So kasama niya si ate. Ikaw naman ate. Ilang taon ka na ate? Hindi naman halata yung mukha mo. Wait na, ayaw ko mag-interview. O sige. Takot sila. Takot sila mag-interview guys. Kaya nga proud kayo OFW. Anong tanong ko? Tanong lang ano. Oh, kumusta yung employer mo dito sa Saudi? Ay, mabait naman po. Awa ng Diyos. Pauwi na rin ngayon. Dati ano, last month, sabi sa akin, makikihati ako sa pumasahe. 3.8 daw. Tapos sa akin daw yung 2K, sa kanila yung 1.8. Sabi ko, ayoko pa ako. Ayokong umuwi. Tapos, di syempre first timer ako, hindi ko naman alam yung isasagot ko. Nagtanong-tanong ako sa ano, datihan. Sabi ng mother ko, ano, hindi dapat sa kanila kasi finish contract na ako. Tama naman yun. Oo, kasi pag nasa kontrata yun, pag finish contract ka, at sa employer talaga yung ano, ihatid ka sa kung origin lugar mo eh. Kinukulit-kulit ko sila. Yun lang, nakulitan na siguro kaya ito, pinauwi na. Pero yung ano mo, yung sahod mo, up to date na ibigay? Binigay naman, pati yung bonbon up to date. Hindi, bonbon pag nagpadala lang, yun maibibigay. Pero minsanan may buwan din akong hindi na pinadala. Kaya yun ang naiuwi ko. Tapos nabayaran pa yung arawan ko dito. Binayaran nila. Okay naman pala. Okay. Di pareho, pareho tayo kuya. Ay kuya ate pala. Nalito ako. Ayaw ko na talaga basta sa... Oh, bakit naman sukang-suka ka, sister? Hindi maganda yung experience mo? Hindi naman, hindi halata kasi nakam... Hindi naman. Kasi pag maganda... Oh, sinimulan. Pinabitin. Pinabitin kayo guys. Ayaw ko na dito. Basta daw, ayaw na daw niya kasi may... May hindi siya magandang karanasan. Alam nating yung pera ko. Shout out sa Amon sa akin. Hello. Kinuha niya? Magkano? Naiwan ko. Alam mo ba? Nagpunta kami ng nanay ng amo ko. Tapos sabi ng amo ko, magbilis. Gumising ka na dyan kasi pupunta tayo ng airport. Ayun, sabi ko, may pera pa ako dun sa bahay. Sabi niya, wag mo na yung kunin. Ay? Grabe. Magkano? 880. Ay, malaki yun. Malaki na yun kasi ang 500 na ay halos 7,000 na yan sa Pinas eh. 6,000? Ay, 11 ang palitan. So, 6,000. Ang 500. Hindi, ang 500. Singapore lang kasi. 11 sa Pinas? 13 dati, 7 plus. 11 lang ngayon? Oo, nagpalit yung anong last month lang. Sobrang mura naman. Hindi naman tayo pro. Ayan guys, si ate, maganda yung karanasan niya kasi sinasahura naman siya ng sakto. Yun lang. Ako naman maganda. Dati sinamansara ng angkong lang ako na sinabihan ako. May sungi lang yung amok. Asawahin to. Wala akong asawa. Nagustuhan pala siya guys. Asawahin siya guys. Kung wala lang siya asawa sa ano. Tapos nag-asusap ko siya. Tapos lumayo akong ganyan. Tapos sabi ko, mamaya patayin ako ng asawa mo kapos sa kanya. Sabi ko, huwag kang gagawa-gawa ng ganyan. Sabi ko, patanong-tanong siya kung nakunwari sa pamilya ko para may bala. At itignan mo. Oh, para may masimulan na topic. Buti na lang hindi ka din pumatol kasi... Ay, nakote, magkaugaga na ako magtrabaho ko sa pumatol. Ay, grabe. Kaya ko naman magtrabaho na kaysa papatol ng mga ganyan.
Ayan guys, iba-ibang kwento bilang OFW dito sa Madina, Saudi Arabia. Ate, punta ka doon, makita mo yung ano doon. Oo, napakita ko na. Na ganito kasi guys, alam natin bilang OFW, iba-ibang kwento, may kwentong maganda, may kwento namang karanasan na medyo pangit. Pero pero ang lahat ng yan, mga pagsubok lang, ang mahalaga, makakauwi na kaming lahat ngayon, guys. Thanks, God! Makakauwi na kami sa Pinas. Ganyan ang buhay, OFW. Minsan, may pagsubok na dinadaanan. Minsan naman, maganda, pero basta makakauwi at buhay na buhay. Ay, may kasama ka na iwan. Kailan daw siya ipapauwi? Ha? Kailan siya ipapauwi? December ko muna tapos ang kontrata niya, kaya lang may mga kasama niya doon Manyati. No, Diyos. Kunwari, nasa Sierra siya, nagugas yung lababo doon. Diba may lababo sila? Diba pinaghugasan ng mga paa, ganun pag magsasala sila? Yung isang amo niya, ano? Kunwari dadaan, pero ipukuskus yung titi. Bata pa, mga 27 lang. Eh, Diyos ko. Tapos hindi, wala pa naman yan sila panloob. Oo, oh, wala. Parang bakat daw, bakat. Tapos yung amo niya. Yan nga, iba-ibang kwento. Matanda yung amo niya. Iba't ibang kwento ng